to my YouTube channel. Like, share, and subscribe. Thank you so much. Hi mga kapatid! Kumusta kayong lahat? I hope na sa mabuti kayong kalagayan sa tulong ng ating Panginoon at healthy ang bawat isa. Narito ako mga kapatid mag-share ng Bible verses dito sa Psalms chapter 80. God bless you everyone. Sabi dito sa Psalms chapter 80 mga kapatid, ningin mo o pastor ng Israel, ikaw ay pumatnubay sa Hosen na parang kawan. Ikaw ay naupo sa ibabaw ng mga kerubin. Sumilang ka sa harap ng Ephraim, ng Benjamin at ng Manases. At napukaw nawa ang kapangyarihan mo. Amen. At parito kang iligtas mo kami. Papanubalikin mo kami, O Diyos. Pasilangin mo ang iyong mukha, O Panginoong Diyos ng mga hukbo. Hanggang kailan magagalit ka laban sa dalangin ng iyong bayan? Iyong pinakain silang tinapay ng mga luha, at binigyan mo sila ng luha upang inumin ng sagana. Iyong ginawa kaming kaalitan sa aming mga kalapit bansa. At ang mga kaaway namin ay nagtatawanan. Ibalik mo kami, O Diyos, ng mga hukbo. Pasilangin mo ang iyong mukha na kami ay maligtas. Ikaw ang nagdala sa isang puno ng ubas mula sa Ehipto. Iyong pinalayas ang mga bansa at itinanim mo yaon. Ikaw ay naghandas ng dako sa harap niya. At naipailalim sa ugat ng pinuno ang lupain. Ang mga buntok ay natakpan sa lilim niyaon. At mga sanga na yaon ay gaya ng mga sintro ng Diyos. Amen. Kaya pinaabot ang kanyang mga sanga hanggang sa dagat, at ang kanyang mga suwi ay hanggang sa ilog. Bakit mo binagsak ang kanyang mga bakod? Ano ba siya ay binabunod nilang lahat ay nangadadaan? Sinisira ng baboy ramo, at sinasabsab ang mga mailab na hayop na sa parang. Bumalik ka uli at sinasamo ko sa iyo, O Diyos ng mga hukbo. Tumungo ka mula sa langit at iyong masdan, at dalawin mo ang puno ng ubas na ito. Amen. Pagpatuloy natin mga kapatid dito sa Psalms chapter 80. At ang ubasan ay tinanim ng iyong mga kanan, at ang suwi ng iyong pinakalakas para sa iyong sarili. Nasunog ng apoy at naputol, sila'y nalipol sa saway ng iyong mukha. Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao ng iyong kinakainan, sa anak ng tao ng iyong binalakas ang iyong sarili. Sa gayon, hindi kami magsisitalikod sa iyo. Buhayin mo kami at tatawagan namin ang iyong pangalan. Panumbalikin mo kami, O Panginoong Diyos ng mga hukbo. Amen. Pasilanginin mo ang iyong mukha at maliligtas kami. Amen. Dito tayo mga kapatid sa Psalms chapter 81. God bless you everyone mga kapatid. Mag-awit kayo ng malakas sa Diyos ng ating kalakasan. Mga ingay kayo na may kagalakan sa Diyos ni Jacob. Magsiawit kayo at dalhin ninyo rito ang pandereta at ang masayang alpa sampo ng saltaryo. Magsihihip kayo ng pakakak sa bagong buwan, sa kabilugan ng buwan ng ating takilang kapistahan, sapagkat pinakamapalatuntunan sa Israel. Ayon sa Diyos ni Jacob, kanyang nilagay na pinakatotoo sa si Jose, nang siya ay lumabas ng maglakbay ng lupain ng Ehipto. Nang aking kinaringan ng wika, na di ko nauunawa. Aking inihiwalay ang kanyang balikat sa pasan. Ang mga kamay niya ay napabitiw sa luwi lang. Ikaw ay tumawag at kababagan ay niligtas kita. Amen! Ang ganda ng salita ng ating Panginoon mga kapatid. So, pagpatuloy po natin. Sapagkat kita ang lihim ng dako ng kulog at sinubok kita ng tubig ng Mereba. Dingin mo, O bayan ko, at ako'y sasaksi sa iyo. O Israel, kung ikaw ay makikinig sa akin, hindi magkakaroon ng ibang Diyos sa iyo.
at hindi man sasamba sa mga anumang ibang Diyos. Ako ang Panginoon mong Diyos, naglalabas ng sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Bukhin ang mong muluwang ang iyong bibig ng aking pupunuin, muli hindi nakinig sa salitang dinig ang bayan ko. At hindi sinunod ang Israel sa gayoy, aking pinasunod sa pamamatigas ng kanilang puso, upang sila ay makalakad sa kanilang sariling mga payo o kung ano ang didinggin ng aking bayan. Kung ang Israel ay lalakad sa akin mga daan, aking papasukin madali ang kanilang mga kaaway at ibabalik ko ang aking kamay laban sa kanilang mga kaaway. Ang mga mapagtanim sa Panginoon ay magsisisuko sa Kanya, ngunit ang kanyang panahon ay mananatili kailanman. Kanya rin pagkakainin sila ng katabaan ng trigo. At ang pulot ng mula sa bato ay bubusugin kita. Amen! Patuloy po natin mga kapatid, dito tayo sa Psalms chapter 82. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya ay humahatol sa gitna ng mga Diyos. Hanggang kailan magsisihatol kayo sa kaliguan? At magsisigalang sa mga pagkatao ng masama. Hatulan mo ang dukha ng ulila. Gawa mo ng kaganapan ang nagpipighati at walang nagkakandili. Sakipin mo ang dukha at mapagkailangan. Iligtas ninyo sila sa kamay ng masama. Hindi nila nalaman na naunawaan man. Sila'y magsilakad sa naparoot parito sa kadiliman. Lahat ng matibay ng lupa ay mga nangakilos. Aking sinabi kayo ang Diyos at kayong lahat ng mga anak ng kataas-taasan. Gay may man nangamamatay kayong parang mga tao at mga bubuhal sa parang isa sa mga pangulo. Bumangon ka o Diyos, hatulan mo ang lupa, sapagkat iyong mamanahin ang kahit ng mga bansa. Mamanahin ang lahat ng mga bansa. Tayo mga watid sa Psalms chapter 83. O Diyos, huwag kang tumahimik. Huwag kang mapayapa at tumiwasay o Diyos. Sapagkat narito ang mga kaaway mo ay nanggugulo at sila'y nangatatanim sa iyo ay nangatataas ng ulo. Sila'y nagsisitanggap ng payong may katusahan laban sa iyong bayan at nangasanggunian laban sa iyong mga kakubli. Kanilang sinabi kayo ay parito at atin silang hiwalay sa pagkabansa. Upang ang pangalan ng Israel ay huwag nang maalala pa sapagkat sila'y nagsanggunian magkakasama na may isang pagkakaayon. Laban ito sa nangatitiphanan ang mga tulda ng Edom at mga Ismalita. Ang muwad ng mga Agareno at Ageba at ang Almon at ng mga Amalek. Ang Plisteo na kasama ng mga taga-Tero, pati ang Aseria ay nakalakip sa kanila. Kanilang tinulungan ang mga anak ni Lot. Gumawa sa kanila ang nagaya ng mga Maldineta, gaya ng mga sinasara, gaya ng mga Jabeb, ang ilog ng mga Sisum, at nangamatay ang Esdor. Sila naging ay parang dumi sa lupa. Amen. Gawin mo ang kanilang mga maginoo na gaya ni Orib at ni Zeb. At lahat nila ay pangulo ay gaya ng Ziba at Salmona. At siya ay nagsipagsabi, kunin natin para sa ating pinaka-ari ang mga katahanan ng Diyos. O Diyos ko, gawin mo silang parang ipo-ipong alabok, parang dayamin sa harap ng hangin. Parang apoy na sumusunog ng gubat ay parang liyab na nanunubok ng mga bundok. Kaya habulin mo sila iyong bagyo at pangilabutin mo ang inyong mga unos. Lipusin mo ang kanilang mga mukha ng kahiyan upang hanapin nila ang inyong mga pangalan o Panginoon. Mga pahiya sila at mga lupaypay magpakailanman. Oo, mga hiya sila nanganipol upang humika nilang malaman na ikaw lamang
na ang pangalan ng Jehovah at kataas-taasan sa buong lupa. Amen! Napaganda ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. So, nakapag-share na naman po ako sa inyo, mga kapatid. So, God is good all the time, mga kapatid. Iyan po lang ang isipin natin sa pang-araw-araw nating buhay. Napakabuti talaga ng Panginoon sa ating buhay. Kung sino man po ang nakakapanood ng aking YouTube channel, you bless, kapatid. Kasi nakakarinig ka ng salita ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon kasi binigyan ako ng wisdom, understanding, at talent na mag-share ng yung salita ng ating Panginoon. So, salamat sa Panginoon. Don't give up, mga kapatid. God loves you, everyone. Isipin lang natin na andyan ang ating Panginoon. Ang pagsubok, andyan lang, mga kapatid. Hindi niya ibibigay ng ating Panginoon yan kung di natin kaya. Kasi mahal na mahal niya tayo. Binibigay lang yan ng ating Panginoon ng pagsubok. Kasi sinusubok tayo kung saan tayo maging matatag sa ating pananampalataya, sa ating relationship sa Panginoon. Okay, mga kapatid. Let's pray to everyone at magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Panginoon, narito po kami, God Jesus Lord, lumalapit sa iyo, God Jesus Lord, nagpapasalamat po God sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat sa pag-ibig, salamat sa protection ng bawat isa sa amin. Lord, salamat po, God Jesus Lord, sa oras na ito, Lord, nakarinig naman po kami, Lord, at nakabasa ng iyong mga salita. Buksan mo, Lord, ang bawat aming isipan at kumatok ka, Lord, sa bawat aming puso, Lord, na maisa-isip namin at maisa buhay ang bawat aming narinig ng iyong mga salita. Thanks to everything, God Jesus. I-bless mo po, Lord, ang iyong mga anak saan man sulok sa mundo, God Jesus, Lord. Lalong-lalo pa, God Jesus, Lord, ang iyong mga anak, Lord, na kailangan ng trabaho right now. Provide, God Jesus, hallelujah, Lord, na makahanap po sila ng kanilang trabaho, Lord, para sa kanilang kabubuhay ng bawat pamilya. Napakabuti mo, Lord, God Jesus, hallelujah, Lord. Wala po kami may pagmalaki, kundi ang papuri po sa salamat lagi sa iyo, Lord. Dahil ikaw lang po, Lord, ang nagbibigay ng kalakasan ng aming pangatawan. Ikaw lang po ang aming nalapitan, God Jesus. Ng aming pangailangan, O God. Salamat sa kalakasan, salamat sa lahat-lahat, salamat sa pagmamahal na andiyan ka lagi, Lord, na hindi mo kami iniiwan. Thank you, God Jesus. Hallelujah, Lord. In Jesus' name, Amen. Thank you, mga kapatid. Bye-bye. Keep smiling. See you again. Bye.